Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang Pobreng Kapampangan 40 day video. Ayan, gagawa tayo ng suman, yung gawa sa kamuting kahoy. Yan yung dahon ng butulan. Napakatibay niyan, hindi siya marupok. Matibay ang dahon na yan, hindi siya kagad napupunit. Yan yung pambalot ng ating suman. At ito na nga, pinunit-punit na natin ang ating dahon ng saging para gawin natin pambalot. At mamaya babalat tayo ng kamuting kahoy at gagadga rin. Napakatrabaho nito guys, lalong-lalo na sa pagluluto at paggawa ng kamuting kahoy na suman. Kailangan matyaga ka para makakain ka ng masarap na suman. Alam nyo guys, dito sa aming probinsya, yan yung minimeryenda namin. May hilig kumain ng mga Kapampangan, lalo-lalo na sa mga ganyan na kakanin. Noong isang araw, noong bagong taon, nagluto naman ako ng halaya, biringi, at ngayon naisipan kong gumawa ng merienda namin. Ito ngang kamuting kahoy na suman. At kung bibili pa ako, ang mahal ngayon. At gagawa na lang ako, marunong naman akong gumawa. At ayan na nga, yung ating mga dahon ay pinagpupunit ko na. At ayan nga, natapos na. At hugasan muna natin guys, kasi nga malikabok. Para kapag binalot natin, ay malinis at hindi malikabok yung dahon. At mamaya isasalab ko yan para kumunat at hindi mapunit itong ating mga dahon. Ayan, inugas-ugasan ko muna itong ating dahon ng saging. Yan yung butulan na saging. Ayan nga, at nasalang ko na at makunat na yung pambalot natin. At ito nga pala yung mga ingredients na gagamitin natin. Tatlong ingredients lang, itong asukal, itong gata, dahil nga walang fresh gata, bumili na lang ako ng nakapak. At itong ating kamuting kahoy. Ayan, apat na piraso, dalawang maliit at dalawang malalaki. At hinugasan ko na nga itong ating kamuting kahoy. At binabalatan ko na nga. Yan yung ating gagawin na suman. Napakatrabaho guys, talagang nakakapagod din, lalo na sa pagbabalat. Ang sakit sa kamay, sa braso. Ayan, yung pagbabalat matrabaho, pero kapag naluto na, sulit naman. At ayan nga, binabalatan na natin yung kamuting kahoy. Nga pala, itong kamuting kahoy na to ay binigay sa akin ng aking bilas. At naisipin ko na gumawa ng kamuting kahoy na suman para may merienda kami. Ayan, tatlong piraso at mayroon pang natira na maliit. At parang may tama na tong maliit. At tinanggal ko yung mga sira niya at kinuha ko yung matino. Kaya unti na lang ang natira. Ayan siya, sila o. At binabalatan ko at tinanggal-tanggal yung mga sira pa. At ito na nga, nakagawa tayo ng tatlong piraso. At gagadgarin natin ng pino itong ating kamuting kahoy. Ganyan yung paggagawa ng suman. At tatanggalin nyo yung mga ugat niya para hindi siya magbukol-bukol kapag niluto ninyo itong ating kamuting kahoy na suman. Ang sakit sa kamay guys at sa braso. Talagang madibdiba na trabaho ito. Ayan, talagang kung gusto mong kumain ng masarap na pagkain, kailangan pagpaguran mo, di ba? Ayan, noon pa talagang mahilig na akong magluluto. Noong teenager ako, kundi nyo na itatanong, business man ako. Lalo-lalo sa mga ganyan na paggagawa ng mga delicacies, eksperto ako dyan.
At alam nyo, naggagawa ako ng pastillas, makapuno, ube, yemas, pulburon. Yan yung mga ginagawa namin dito noong kapanahunan ko. At alam nyo naman, dito sa probinsya, at may hilig talagang kumain ng mga Pampanga ng mga ganyang pagkain. Kaya kung dadayo ka dito sa probinsya namin, talagang ang mga pagkain dito ay masarap. At kung kayo ay makikipagpiestahan, talagang makakakain kayo ng mga iba't ibang mga putahe, mga Asian na food, Chinese food, Indian food. Ayan, marami kaming alam, lalo na sa mga pagkain. Alam nyo ba yung mekeni? Yan, Pampanga yan. Yung mga tocino, longganisa, ham. Ayan, kaya namin gawin yan. Kasi alam nyo naman ang mga Pampanga, kung hindi nyo na itatanong, yan yung masarap na mga nagluluto. At yung alam nyo dito sa Pampanga, yung sisig, yan, napakasarap dito. Dumayo kayo dito. Kaya ako, ayan, bilang isang Pampanga rin, proud to be. Ang dami kong alam din iluto. Kaya walang problema sa akin kapag gusto kong magluto at kumain ng mga ganyan na kakanin. Ayan, at hiniwalay-hiwalay ko na yung matigas dahil hindi pwedeng ilagay yan sa suman, kasi kapag nilagay natin yan ay magaspang. At ito na yung ating na gayat. At kakatasin natin guys para hindi siya mapait, kasi may mga kamuting kahoy na mapait. Pero yung iba guys, hindi na kinakatas. Dahil sabi nila ay malagkit kapag hindi mo siya kinatasan. Pero ako, tinanggal ko yung katas niya kasi baka mapait siya. At ayan, malinis naman ang kamay ko at kami lang ang kakain. At ayan, pinigapiga ko muna siya ng mabuti. At guys, huwag nyo itatapon yung pinagpigaan ninyo. Magagamit nyo yan kapag gumawa kayo ng tibok-tibok. At itinabi ko nga itong pinagpigaan natin. Baka makagawa ako ng tibok-tibok bukas. Yung mahablang ka ba? Ayun, marun din akong gumawa niyan. At ayan na nga, napigaan na natin yung ating kamuting kahoy. At yung pinagsabawan nito ay steam steamer ko para yung natira pa na excess na kamuting kahoy ay makuha natin. At yung pinagpigaan natin, wag natin itapon guys. Ayan, kukunin natin yung excess pa na mga kamuting kahoy. Ayan, yan yung katas niya guys. Yan yung cassava starch. So ito na yung ating nakuha na kamuting kahoy. At ito na nga yung lalagay natin mga ingredients niya. Itong gata at asukal, tatlong ingredients lang yan guys. Kamuting kahoy, asukal na pula, at itong gata. Kung gusto ninyo na masarap ang inyong sumam, lagyan nyo ng mantikilya o kaya buko. Ako simple lang itong ginawa ko, masarap naman ito. At ayan na, hinalo-halo ko na itong ating kamuting kahoy. Yan yung paggawa ng kamuting kahoy na suman dito sa aming probinsya. Hindi lang dito sa Pampanga ang gumagawa ng ganitong suman, kahit sa mga ibang probinsya rin alam din itong gawin. At yung matigas na yun, tanggalin natin yung mga ugat para hindi siya magbubuo. Ayan, at naiyalo na natin ng mabuti para manuot ang kanyang linamlam lasa. Ayan, lagyan nyo rin siya ng condensed kung gusto nyo yung mas masarap. At ako, tama na yung gata sa akin. At ayan na nga, yung ating dahon, pupunit-punitin ko yan. At yan yung pambabalot natin guys. Yung katamtaman laki lang, wag masyadong maliit, kasi kapag maliit ay hindi natin ma-i-roll ng maayos yung ating suman. At ayan nga, pinagpupunit na natin yung ating dahon. Alam nyo guys, kapag magbabalot kayo ng suman, ang magandang dahon ng saging yung butulan. Hindi siya marupok. Hindi kamukha ng inyong mga jowa marupok. Pero ito talagang matibay.
Charot. Ayan, at pinagpupunit-punit ko na yung dahon at mag-uumpisa na akong magbabalot ng ating kamuting kahoy na suman. At ayan na nga, binalot-balot ko na. At yun nga, nirol ko at tinupi. Ayan yung unang gawa. Ayan, ganyan yung paggagawa, guys. Napaka-simple lang. Pero matrabaho din naman. Pero talagang ganyan, kung gusto ninyong kumain ng masarap, pagtiyagaan ninyo, parang buhay. Kung gusto ninyong umasenso, kailangan magsipag ka, magtiyaga, magtiis para makuha mo yung pangarap mo. Parang dito sa suman ko na ito, nagtiyaga ako, nagtiis, nagsipag, at ayan na nga, pag ang resulta niyan, kapag naluto, iyon ang the best na masarap na aking merienda. Ayan. Nga pala, yung nagawa natin dito sa kamuting kahoy is tatlong piraso. Yung katamtamang laki. At ewan ko kung ilan ang magagawa natin. Bibilangin natin, guys, kung ilan yung nagawa natin sa tatlong piraso na katamtamang laki na kamuting kahoy. Napakasarap niyan, guys, lalo na kapag umaga, almusal, tanghalian, at lagyan nyo ng mainit-init na kapit, ternohan ninyo, naku, the best talaga. Yan yung aalmusilin natin bukas ng umaga at mimeryendahin ko at hindi na ako bibili. Alam nyo, ang mahal din nito. Alam nyo, magkano isa? 10 piso. 2 piraso, 20. O, diba? At gumawa nga ako para may merienda kami at hindi na ako bibili. Marunong naman din akong gumawa ng mga ganito mga kakanin. At ayan na nga, niro-roll-roll ko at binabalot-balot na isa-isa. Talagang matrabaho to, guys. Kailangan matyaga ka. Kasi kung di ka matyaga, hindi ka makakain ng masarap na ganito. At talagang persahan ang paggagawa nito. Biro mo, babalatan mo, kakayurin mo, at hihintayan mo ng ilang oras bago ka makaluto. At siyempre, babalutin mo. Kukuha ka ng dahon ng saging. Napakatrabaho. Ayan. At malapit na akong matapos. Ganyan yung paggagawa ng kamuting kahoy na suman, guys. At napakasarap nito. Dahil nga, malinamnam siya. Meron siyang gata, asukal, at yun nga, yung kamuting kahoy. Ang gusto ninyong mas lalong sumarap yan, kayo na ang maglagay ng mga ingredients. Lagyan nyo ng mantikilya, condense, ayan, o cheese. Kayong bahala, o buko, para lalong sumarap yung suman nyo na kamuting kahoy. At ayan na ang panghuli na binalot ko. At masyado siyang masabaw at tinapon natin at nirol ko na nga. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
kahoy. At ayan nga, i-steam natin yung ating kamuting kahoy at sindi na ako ng shilling at yan, ilalagay na natin dito sa steamer natin. And tinulungan na ako ng misis ko sa paglalagay. Diyan, i-steam natin yan ng 40 to 45 minutes. Ayan. Yan yung first layer. Dinagay niya dito sa ating steam. Ito naman yung pangalawang layer. Ayan, guys. Talaga napakatrabaho, ano? Ayan. Yung iba pinapakuluan yan, pero kami yan, ini-steam namin para smooth siya. At ayan nga, hintayin natin ng 45 minutes. At para maluto ng maayos itong ating suma na kamuting kahoy. At ito na nga, 45 minutes maghintay tayo. Ayan, after 45 minutes, ayan. Wow, tingnan ninyo, ang lagkit oh. Ayan yan oh, ilaw na dilaw siya oh. Tingnan ninyo, ganda diba? Yan yung aking suman, malagkit. Ang lagkit niya, tingnan ninyo. Balatan muna natin guys. Takam na takam na ako talaga dito sa aking suman. Para ako naglili.
Ayan na ta. Nagluto tayo ng suman na kamuting kahoy. At ito na nga. Balatan na natin. Tikman natin kung anong lasa niya. Ito na siya. Oh. Charot. Ayan guys. Oh. Ganyan po yung pagluto ng suman na kamuting kahoy. Ayan, maraming maraming salamat sa panonood. At sana na-share po kayo ngayon sa vlogs natin. Yan po yung pagluluto ng ating kamuting kahoy na suman. Enjoy natin po. Pobre ka pang pangan. Wow.